Ang mga magulang po ay kilala sa kapangyarihan, lalo ang mga ina. Maraming kapangyarihan ang kanilang pag-ibig. Mothers, very especially, are known for the power of their love. But they have a greater power. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon, the power of a mother's prayer. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo, Ama. Ituro niyo po sa amin ang tamang daan. Ipakita niyo po sa amin ang iyong kaliwanagan. Kayo ang maging tunay na tagapagsalita ngayon. Inilalapit namin sa iyong aming mga sarili. Pakalinisin niyo po kami upang tumanggap kami ng inyong dalisay na mensahe. Give us eyes that see and ears that hear. May you sit, O Father, on your throne of power and dispense blessings to your people. Lift up your name, glorify yourself, and bless us. Protect us from lies, from falsehood, from deception. Protect us from malicious plans of evil men and evil spirits. We put ourselves under your protection, O God. Be the roof above our heads. Be the walls around us. Protect us from the work of evil. Lead us unto greater godliness. Set us free to see you, to know you. Speak to us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. The power of a mother's prayer. Isa pong familiar at nakaka-inspire na kasaysayan ang ating tutunghayang muli sa araw na ito, Matthew 15:21-28. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession." Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him, "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs." "Yes, Lord," she said, "but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed from that very hour. May the Lord add blessing to the reading of His word. So ang Panginoon po ay nagiging bantog sa kanyang kapangyarihan at nagpunta siya sa isang lugar kung saan mayroong babaeng taga-Kana na pumunta at humihingi ng tulong sa kanya. Ito pong mga Canaanites, these people have been known as separate from the people of Israel. Panahon pa ni Noah ay may hidwaan na ang mga anak ni Abraham at ang mga lahing ito. Sa katunayan, ang lahing itong ipinauubos kila Joshua na hindi naman nila nagawa o hindi nila ginawa. Kaya nung panahon ng Panginoon, nandun pa ang mga ito. At hindi sila itinuturing nakasali sa mga pangako ng Diyos. Sa katunayan, ang kanilang mga ninuno ay naging napakamalupit and have become very hostile to the people of God. At dito sa lahing ito, kasali ang babae na naglakas ng loob na humingi ng tulong. Sabi niya, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae lubhang nagdurusa sapagkat inaalihan ng masamang espiritu." Isipin ninyo na ang katawan ng tao ay tirhan ng masamang espiritu, kung ano ang mga pwedeng mangyari dyan. At hindi kumibo ang Panginoon, at hindi niya pagkibo, lumakas ang loob ng kanyang mga disipulo na sabihin sa Panginoon, "Paalisin niyo po, palagyuin niyo yung babaeng yan. Ayaw kaming tigilan, ayaw tayong patahimikin, hingi ng hingi, iyak ng iyak dyan." At binalingan ng Panginoon ang babae, sabi niya, "Isinugo lang ako para sa mga nawawalang tupa ng Israel." In other words, puwera kayo, hindi kayo kasali. Lalo namang sumidhi ang pagnanasa ng babaeng itong siya tumanggap ng tulong, lumuhod pa. Lumapit pa't lumuhod. "Panginoon, tulungan niyo po ako." Hindi niya sinasabing tulungan niyo ang anak ko, sapagkat alam niyo ang magulang, kapag may sakit ang anak, mas iniinda pa ng magulang ang sakit ng anak. Isa niya, "Tulungan niyo po ako." At sabi ng Panginoon, hindi marapat na ang tinapay ng mga anak ng may-ari ng bahay ay ihagi sa mga aso. Sabi, "Tama po, Panginoon, aso nga po kami."
Pero aso man po ay kumakain ng mga mumu na nalalaglag mula sa mesa ng kanyang amo. Aso man ay kumakain ng mga butil-butil na nalalaglag sa mga putol-putol na pagkain at nahuhulog sa sahig. Sabi ng Panginoon, mababay, kakaiba ayong pananalig. Hindi ka na siraan ng loob. Hindi ka na nga sinagot. Gusto ka na nga palayasin ng mga disipulo ko. Sinabihan ko na nga na hindi ka kasali. Natawag na nga kayong aso. Payag ka pa rin. At umihingi ka kahit man lang yung butil na para sa aso. Kahanga-hanga ang iyong pananalig. Sabi niyang ganon, ngayon din ang anak mo ay gagaling. At gumaling ang batang yon because of the power of her mother's prayer. Mga ina, ang inyong panalangin. Ganon din mga ama. Panalangin nyo na mataimtim, nananalig, at hindi sumusukot umuurong, yan ang magpapagaling sa sakit na inyong mga anak. Ano mang uri ng sakit yon? Physical, spiritual, emotional. The mother's grave problem is really worthy of our attention. Her daughter was suffering terribly from demon possession. Her daughter was not only being bullied at school, her daughter was not just having a fever. Hindi lang siya walang pera na pampaaral sa kanyang anak. May nakatirang demonyo sa katawan ng kanyang anak. And the daughter was not in control of herself. The daughter was being controlled by someone else. In fact, by a demon or by demons. That was her grave problem. But what was the mother's great solution? Pag grave ang problem, may great solution. Pag maliit ang problema, may mas liit na lunas. Pag malaki ang problema, may malaking sagot. Sapagkat lahat ng bagay ay may katapat. Sabi nga nila, pusali man, kanal man, imbornal man, ay may katapat ding langit. Kaya kahit ano ang ating problema, may katapat yan na solusyon. And the mother's choice of solution was the Lord Jesus. Ang Panginoong Jesus, wala nang iba ang solusyon sa kanyang malaking problema. Tama. Dahil sabi sa John 1:4, in Him was life, and that life was the light of men. In reference to the Lord Jesus Christ. Sa Kanya ang buhay, at ang buhay na yan ang liwanag ng sangkatauhan. Colossians 1:17, He is before all things, and in Him all things hold together. The Lord is above, before, superior to anything. At sa Kanya lamang nagkakaisa-isa ang lahat. Hawak niya sa kanyang kamay ang pagkakabuklod-buklod ng lahat. The organization even of the heavenly bodies, the power of nature, hawak ng Diyos sa kanyang kamay. Siya ang may control ng lahat ng kapangyarihan. At sa Acts 3:15 sabi, He is the author of life. And if it is the life of this girl that was being destroyed and affected, then you need the author of life to rewrite this life. Buhay ang nasisira, buhay ang sinasalakay, kaya kailangan nating magtaguyod doon ay yung may akda ng buhay, yung gumawa at lumikha ng buhay, at maaaring mag-repair, mag-ayos muli ng buhay. At kaya ba yun ang Panginoon? Sabi sa 1 John 4:4, greater is He that is in you than He that is in the world. Kung ang Panginoon ay nasa iyong puso, yang nasa puso may mas makapangyarihan kaysa doon sa nasa labas at nandyan sa buong kapaligiran, nasa sandaigdigan, referring to the power of the devil. At napakalinaw po sa Philippians 2:9, in the name of Jesus, every knee will bow, in heaven, on earth, and under the earth. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay yuyuko, lahat ay magsasabi na Siya ay Diyos. Yun ang solusyon na nakita ng babaeng na may problema. Bagamat hindi siya Israelite, bagamat siya ay nasa labas ng lahi na sinasabing mga angka ni Abraham, pero siya ay nanalig sa Panginoong Jesus. What was the mother's very good approach worthy of our attention? Alam niyo po, kahit anong kailangan niyo sa isang tao, kung tama lang ang paglapit ninyo, hindi malayo na matanggap ninyo ang inyong hinihiling. Pero kahit pa nga kumisan, sa'yo na talaga, karapatan mo na, pero ang pangit-pangit ng dating mo, hindi maganda ang lapit mo, hindi pa na ibibigay sa'yo. The approach is sometimes more important than the request itself.
So, how did the woman approach the Lord? She was crying out. Umiiyak siya, sumisigaw siya. Sa dami ba naman ng tao, paano ka mapapansin kung mahiyain ka? Tatandaan niyo po ito mga kapatid, ang mga anak ng Diyos hindi dapat mahiyain. Hindi naman dapat huwag maging walang hiya. Pero hindi dapat mahiyain. Pag kayo'y mahiyain, lagi kayong talo. Pag tatay kayo't mahiyain, talo ang mga anak nyo. Pag nanay kayo't mahiyain, talo ang mga anak nyo. Pag kayo ay boss ng isang organization, mahiyain kayo, talo ang kumpanya nyo. Kung kayo ay isang konsehal, isang barangay leader, isang mayor, mahiyain kayo, hindi kayo makapagdilihensya para sa inyong mga constituents, kawawa naman sila. Kaya nakikita niyo mga mahiyain, magsasalita pa lang yan, mahihingi ng konti, bubulyawan lang, wala, uuwi na. O tatay, ba't wala tayong makain? Wala daw eh. Tatandaan nyo yan, meron kayong tungkulin na hindi maging mahiyain, sapagkat pag mahiyain kayo, wala kayong maiuuwi na pagkain. Wala kayong maiuuwing blessing. Hihingi ka ng, halimbawa ay pribilehiyo o kaya ay kung ano man, pero nahihiya ka, wala kang iuuwi sa iyong pamilya. Hindi dapat nakikita sa mga anak ng Diyos yung pagiging mahiyain. Pero meron tayong hiya. Pero yung para na sa'yo, hindi mo pa tinatanggap, ayaw mo pang kumibo, talo ka niyan. So she was crying out, and this woman was calling Jesus Lord, Son of David. Alam niya ang theology niya, na si Jesus, magamat hindi kinikilala ng temple, hindi officially recognized by religion, alam niya, ito ang real thing, the Lord, the Son of David, yung ipinangako na magiging kaapu-apuhan ni David, na uupo daw sa trono ng Israel. And she was asking for mercy. Habag ang hinihingi niya. Hindi sweldo, hindi karapatan, kundi awa. Marami po mga tao hingi, bigyan mo sa akin ang dapat sa akin, I deserve it. Nainis lang lalo yung hihinga nila, lalong wala silang nakuha. Pero lumapit siya dahil sa paghingi ng habag. And the woman also identified the problem. Hindi lang siya nag-iiyak doon na hindi mo na siya maintindihan kung anong gusto niya po, sobrang emosyon. She was identifying the problem, and the problem was demon possession. Alam naman natin, demons are enemies of God. And if you declare war against demons, very, very instantly, you align yourself on the side of God. So you know that God is going to fight your war for you because you are fighting His enemy. Kaya napakagaling ng pasok niya, alam niya kung paano nasabihin ng problema. But the mother had grand obstacles also. Maraming hadlang para makamit niya ang kanyang ninanais, isa dyan her identity, her ethnicity. She was a Canaanite. And as we have already said, there was an enmity between the Jews and the Canaanites since the time of Noah. Hindi sila kasali, supposedly kaaway ang lahi nila. At nung siya ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit, sabihin ang problema, nagkaroon pa siya ng isang sagabal. Jesus has silence. Hindi kumibo ang Panginoon eh. Nagsabi ka, tas hindi kumibo. Problema yun. And then the disciples' lack of compassion was a problem. The disciples' desire to get rid of her. Nakita niyo po na yung mga disciples, hindi malang sila loving. Lord, ang gulo naman ito eh, palayasin nyo nga. Iyak ng iyak dito. Susunod-sunod, paalisin nyo po. Maraming ganyang tao yung nakapaligid. Lagi na lang sila nakahadlang, nakaharang, hindi ka na makalapit. Ang tingin sa'yo, abala. Kahit ngayon, mga assistant ng mga religious leaders, naku, manong makalapit ka, para yung mga pader. Para mga barbed wire. Abala, huwag palapitin. But the Lord's first reply was equally daunting. It was also very, very discouraging. Sabi niya, I was sent only to the lost sheep of Israel. Iha, nauunawaan ko problema mo, pero hindi ako ang solusyon dyan sapagkat ako ay para sa iba. But the mother also had a very gallant persistence. Sobrang kahanga-hanga at kagalang-galang ang kanyang pagsisikap, ang kanyang di pagsuko, ang pagpupumilit niya. And she even specified her request, help.
Sabi niya, opo, hindi ako anak ng Israel, hindi naman ako humihingi ng karapatan ng anak, humihingi lang ako ng tulong. Tulong lang po. Hindi sweldo, limos. Hindi ko deserve. Hinihingi ko lang. And of course, another grand obstacle to that woman's quest was the Lord's second reply. It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Hindi tama na mapunta sa iyo ang para sa mga anak ng Panginoon. It was a more exclusive and a more daunting situation because she was likened to dogs. But the mother's gallant persistence never wavered. She did not argue nor disagree. Hindi siya nakipagtalo. Anong dog? Anong akala niyo sa amin? Aso? Hindi. Maraming ganun eh. Humihingi lang ng tulong, matapang pa. Namiya, aawayin pa yung hinihinga nila ng tulong. So she did not argue. She did not disagree. She accepted her humble position. And not only accepted that, she reasoned and justified her request. Her faith was so great that she would accept even what appeared to be an unkindness. Kahit mukhang parang hindi niya atakabaitan itong nangyayari, hindi siya nakipagtalo, hindi siya nagduda, tinanggap niya, at lalo niyang pinaaba ang kanyang kalagayan. Sabi niya, hindi naman po yung main course ang inihingi ko. Yung mga mumo, yung mga pispis, yung mga laglaglaglag lang, yung mga crumbs, pwede na po sa akin yan. And what was the mother's grand prize? First prize, ang panalo niya. Her request was granted. Her daughter was healed. Her daughter was delivered from demonic possession instantly. Mga magulang, alam niyo yung pinag-uusapan natin kung napakataas ng lagnat ng inyong anak. Nilagyan mo na ng sukang Iloco, nilagyan mo na ng yelo, nilagyan mo na ng alcohol, lahat ng gagawin mo para bumaba ang lagnat. At habang bumababa ng bumababa ang inyong pagbubunyi, yung mga anak natin na bumababa ang red blood cells, nakakaroon ng dengue, tumaas ng konti, konting pagbubunyi, alam niyo kung anong naramdaman ng inang ito. Because instantly, the daughter was healed. Not of dengue, not of just fever, but of demonic possession. What were the mother's great assets? Na dapat ay meron din tayo. Sasabihin natin, you have a problem, you have a liability, therefore you need assets. And usually when you talk about assets, people think about money, possessions, position, connection, but the mother's great assets were one great faith, pananalig. Sa tamang object, hindi lang basta pananalig, sa tamang dapat paniwalaan. She believed in the Lord. Pwede tayo magkaroon noon. Her humility, lalong pwedeng-pwede tayo magkaroon, hindi mo kailangan bilhin sa tindahan yan. Humility, pagpapakumbaba, at persistence, pagsusumikap. Di pagsuko, ipag-iitan, ipagpilitan ang iyong kailangan nang hindi ka sumusuko at hindi ka naman nakakainis sa iyong style. Because of that, she was able to bring healing to her child. She accomplished her holy mission. She was victorious. Victory is in humility. Victory is in believing. Victory is in persistence. And that's what she had. Sabi po sa Ecclesiastes 1:9, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Walang bago. So, buhay pa ang babaeng ito. Tayo ang nanay na ito. Who could be your grave problem? Sino po ba, ano po ba ang problema ninyo na iniwan sa bahay? O baka kasama ngayon katabi pa? This woman lives. This woman could be you or me. Any one of us, all of us. We probably have a demon-possessed daughter. Or if not a biological female offspring, just a daughter. Maybe it's a son, a relative, a loved one, somebody under your care. At yung demon possession na yan, hindi naman laging kailangang maging literal na demonic possession. Baka ang problema natin, we have a very spiritually sick relative or loved one. Someone under a very bad influence. Someone not in control of himself or herself.
In fact, being controlled by other things, maybe by drugs, by substances, by habits, by emotion. Walang control sa sarili dahil iba ang kumokontrol. Meron pang ganyan mga babae, meron pang ganyan mga problema. Sa katunayan, malamang tayo rin yung babaeng ito. Meron tayong malaking problema hindi natin kayang solve sa sarili lang natin. Problema sa mahal sa buhay, dapat ilapit sa Panginoon. What or who is your great solution? Kanino natin ilalapit ang mga problema natin? Kanino natin dadalhin? Walang iba kundi sa Panginoon. Kahit masabihin natin, hindi ako deserving eh. Yung babae nga hindi deserving, nasabihan pang aso. I believe that the Lord did not want to hurt nor insult her. It could be a test of her faith. Na kung madali siyang umurong, madali siyang pinanghinaan ng loob, hindi na sana niya naiuwi yung tagumpay para sa kanyang anak. Kaya dapat ang tao hindi sumusuko. Sabi nga nila, ang umaayaw ay di nagwawagi. Pagka ikaw'y quitter, hindi ka mananalo kahit kailan. Pag madali kang panghinaan ng loob. 1 Timothy 4:10, we have put our hope in the living God, who is the Savior of all men, and especially of those who believe. You should take note, brothers and sisters, it was not the sick girl who prayed. The sick girl was too ill to pray, and she was possessed by a demon to pray. But the prayer of her mother worked for her. Napakalaki pong ministry, yung ministry of intercession. Nakikinabang ang mga mahal natin sa buhay, kaya naniniwala sila kay hindi, kaya may pananalig sila kay hindi, o nagdarasal man sila o hindi, kung tayo ang lalapit sa Diyos para sa kanila. Because we hold the hand of God and we hold the hand of our loved one and we stand in the middle, we stand in the gap and bring them to the Lord. Mahalaga, makapangyarihang ministry ng bawat isa. Mamagitan. At ito nga, demonic possession na eh. Paano nyo sasolve niyan? Makakabili ba kayo sa butika ng gamot para sa demonic possession? Hindi. Malaking problema ito. Kasi pag hindi mo nabibili, yun nga nabibili, malaking problema eh. Minsan wala kang pambili. Yun pang hindi mo kayang bilin, paano malulutasin? Pero nalutas. Dahil ang pinanaligan, ang Panginoon. At kung kayo napapagod na sa mga problema nyo, sabi sa Matthew 11:28-30, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Bakit dumali? Bakit pag sinabi ng Panginoon na alis dyan, evil spirit umaalis? Sapagkat walang hold ang evil spirit sa kanya. Hindi siya nagkasala na buhay ang Panginoon ng perfectly, morally upright life that evil spirits have no power over him. In fact, he has power over them. Dumali para sa atin dahil siya ang naghirap. Gumaan ang ating dala dahil kinuha niya at pinasan niya. Nung yung krus ay pinasan niya at inakyat doon sa bundok ng Kalbaryo, nakasakay tayong lahat doon, lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating mga kamalian nakadagan sa kanyang balikat. Dinala niya lahat. Kaya gumagaan ang ating dalahin, siya ang pumasan. Hindi yan madali. Salvation and blessing is free, but it is not cheap because Jesus paid and Jesus worked. May mga problema tayo, but how do you approach God? How do you pray? How do you cry out? Sinasabi niyo ba, Lord, kumakanta naman ako sa choir, nagta-tithe and offering ako, Lord, nagsaserve ako, therefore, I am entitled to receive blessings from you. Ganyan ba dapat ang approach? O sinasabi lang natin, I don't deserve, but I'm asking because you're merciful. Meron mga tao, may gana pang magtampo sa Diyos. Ang tagal-tagal ko na nagpaka-Christian, hindi pa dinidinig ang dalangin ko, ayoko na nga. Simba na nga ako ng simba, serve na nga ako ng serve, nagkakaganito pa yung negosyo namin o ang hanap buhay ko. Akala mo may pautang sa Diyos. So how do we approach God? Yung iba naman, Lord, hindi naman talaga ako naniniwala, pero sige na, baka sakaling sagutin mo na rin. Anong sabi sa Hebrews 4:16? Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kailangan may pananalig, buo ang loob. You're confident. This woman was confident. She was never stopped by the Lord's silence, by the Lord's answer, by the disciples' unfriendliness. She wouldn't stop because she was doing it for her daughter. What naman, ano sa ating buhay? What and who are the obstacles in our prayer life? Maybe a questionable identity like this woman?
a questionable relationship with God? Sabi natin, may mga nagpapapray pa nga, Pastor, ipag-pray nyo naman sa God. Ba't hindi po kayo mag-pray? Ang dami ko po kasalanan, baka hindi makinig ang Diyos. Ba't hindi kayo magbawas-bawas sa kasalanan? Ba't hindi ayusin ang relasyon nyo sa Diyos? At kahit pa nga tayo may kasalanan, nasa Diyos na yon, kung makikinig o hindi, magdasal pa rin kayo. At sa palagay ko, didinggin niya ako nang gagaling sa pusong nananalig. Kaya kung papasinin nyo, lahat po ng ating mga gawain, ang una is a prayer of confession. Because the Bible says, if I cherish iniquity in my heart, the Lord will not listen. So inuuna natin ang paghingi ng tawad. Hindi lang yan formula o ritual, dapat heartfelt. At nang sa ganun, walang maging sagabal para ang Diyos ay makipagniig sa atin. Sa ibang mga relihiyon, maghuhugas ka pa ng paa at kamay bago ka pumasok sa bahay dalanginan. Kahit malang ceremonially, you try to clean yourself because you know that you are not worthy to be in the presence of the divine. E di lalong-lalo naman sa atin, hindi physical na paglilinis, kundi spiritual. Ano po ang sumisira sa inyong loob ng sa panalangin? Maaring the Lord's prolonged silence? Para hindi kayo dinidinig? Silence is also an answer. Kung yung sabihin na hindi ako dinidinig ng Diyos, baka sinagot ka na. Kaya lang, ang gusto mo lang makitang sagot, yung kulay, yung anyo, yung hugis, yung size, yung width, noong gusto mo talaga. Kaya ibinigay na yung gusto ng Diyos ibigay sa'yo, hindi mo pa nakikita, kasi pinagpipilitan mo yung gusto mo lang. Kaya kailangan nakabukas yung ating mata, sinagot na pala. Kala natin hindi pa. There's sometimes another hindrance sa ating pong prayer life, sa paglapit natin sa Diyos. Lack of compassion from the so-called disciples. They could be today's Christian workers, fellow believers. Nakaka-discourage kung minsan yung fellow believer mo, yun pa yung nagpapalaya sa'yo. Yun pa yung ayaw makinig. Kung minsan yun pa yung hindi mabait. Kung yung babae, nagpadala doon sa sinabi ng mga disciples, paalisin niyo po ito at nakakaabala. At siya'y nagtampo, nagdamdam at lumayo na, di hindi niya nakuha ang kailangan niya. Ano man ang makita ninyo na behavior ng kapwa mananampalataya, ano mang discouragement ang makita natin, even from Christian workers, huwag tayong papayag na maging hadlang yon para lumapit tayo sa Diyos. Kung minsan sasali ka sa isang choir at hindi mo gusto yung isang choir member o yung director, huwag na nga lang pakasali. Dahil lang sa behavior ng kapwa mo tao, tatanggalan mo yung sarili mo ng ministry, ng paglapit sa Diyos, hindi pinayagan ng babaeng ito na mangyari yon. Sabi niya, kahit ano pang sabihin yung mga disciples kayo, kahit nyo pa ako paalisin, hindi ako aalis, basta. Lalapit ako sa Diyos, hihiling ako, mananalangin ako. You persist in prayer. That's the secret. Do not be discouraged. Huwag kayong panghihinaan ng loob. And definitely, do not give up. No matter what you see around you, no matter what unkindness you see in people who call themselves children of God, do not give up on God. Huwag kayong papayag na kapwa-taon nyo lang maging hadlang para lumapit kayo sa Diyos at lumago sa pananalig at sa pananampalataya. At sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa Luke 11:9-10. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. So ano po ang kailangan natin? A, ask. E kung mahihiyain kayo, hindi kayo humihingi, ano mangyayari? And then S, seek. Magpakasipag, tumayo, maghanap, yumuko, tumiyad, stretch yourself, seek and you will find. And then knock, and the door will be open to you. Yung mga iba, tatlong oras ang nakatayo doon sa harap ng pinto, hindi na pagbubuksan, hindi naman kasi kumakatok. Sobrang mahiyain. You've got to knock. Sabi po, for everyone who asks, receives. And to him who knocks, the door will be open. Have faith. Very importantly. Pati po yung kakulangan ng pananalig, pwede tayo humingi sa Diyos, Diyos ko po, dagdagan niyo po ako ng pananalig. Even the disciples asked for that, Lord, increase our faith. So hindi masamang hilingin yun, maging sa ating dalangin. Kasi kung kulang yung faith natin, alam din naman ng Diyos, hindi naman natin maililihim. Matthew 17:20, I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Bakit po pwedeng humingi ka ng pananalig? Kasi yun lang humihingi ka. Ibig sabihin, nananalig ka na sa Diyos. Kasi ba't ka hihingi kung di ka nananalig? So yung maliit na yun, mag-i-increase. And the Lord will honor your request. Mothers, even fathers, pray for your children. Kung ano-anong uri ng possession ang nagbabanta laban sa ating mga anak.
Pray for your grandchildren, sa inyong mga pamangkin. Ang isa pong napakababuting gawin ng mga ina, magtipon-tipon, kahit man lang once a week, 5 kayong ina, 3 ina, 7 ina, at ipanalangin ang inyong mga anak. Gano'ng karaming oras ang nauubos ng maraming kababaihan sa pagbababad sa beauty parlor? Hindi naman masama. O pagpunta sa mga spa, pagpapakulay ng buhok, pagpapatuwid ng buhok, pagpapakulot ng buhok, pagpapakulay ng mga kuko, kuko sa paa, kuko sa kamay. Kasi pati buhok ngayon, napapagod na rin, meron na rin stress. Kaya kailangan i-relax. Kita nyo yung pang bobola sa atin, ano, ng mga produkto, yung ba namang buhok, i-relax. Bakit? Stressed. Well, hindi masama, hindi natin minamasama yan. Ang sinasabi lang natin, kung may oras kayong gawin yan, sa loob ng isang buwan, ilang oras ang inuubos nyo sa beauty parlor, mga ina, ganun ba namang karami rin ang oras na inuubos nyo para magtipon-tipon, ipanalangin na inyong mga anak? At kung konting-konting ang oras sa pananalangin, magtataka pa kayo na nagkakaganito ang ating mga anak. Kaya maganda, mag-ubos din ang oras dyan. Pati mga tatay, akala nyo, puwera kayo. Yung mga inuubos din sa golf, inuubos sa barberya, inuubos sa kung ano-ano mga hobbies. Hindi rin yan masama, lalo't nakaka-relax sa inyo at nare-refresh ang ating katawan, isip. Pero dapat ang mga tatay din, nag-grupo-grupo. Napakaganda na magtingnan ng ginagawa ng mga tatay na ito, ipapanalangin nila ang kanilang mga anak. Ang panalangin ng mga magulang ay parang bakod na nagbibigay ng proteksyon sa kanilang mga anak. Parang bubong na ipinoprotect sila mula sa mga bagyo na nanggagalig sa taas. Napakahalaga na gawin yan. And parents, and I don't mean biological parents, pray for your children. I don't mean biological children. Kung kayo ay manager, may mga tauhan kayo. Kayo employer, may mga employee kayo. Pinuno kayo, meron kayong pinangungunahan. Pray for them. Kayo ang inaasahan na lalapit sa paanan ng Diyos at ilalapit ang mga pangangailangan at kalagayan ng inyong pinangungunahan. Because you know naman, ang ating Panginoon, respects the chain of command. Sa inyo padadaanin ang mga pagpapala tungo sa inyong mga nasasakupan. Kaya kailangan kayo ang kauna-unahang lumalapit sa Diyos and that you keep praying. At kung kayo'y pinanghihinaan ng loob, naiinip, parang walang nangyayari sa inyong mga dasal, gunitain ninyo ang sinabi mismo ng Panginoon na leksyon tungkol sa pagdadasal. Luke 18:1-8. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. So ito yung kanyang pagtuturo tungkol sa pananalangin at huwag tumigil sa pananalangin. Meron daw isang hukom na hindi maka-Diyos at hindi rin makatao. In other words, wala siyang Diyos kundi ang sarili niya, ang pera, yung kanyang kagustuhan. And there was a widow in the town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. So obviously, because this judge was not godly, neither godly nor humane, ibinebenta niya siguro ang kanyang hatol sa mga mayayaman at makapangyarihan, kaya kung ikay mahirap, kawawa ka. Hindi ka naman nanalo sa kanyang korte. Pag siya na ang judge, talo ka na. At ito ang natanto ng babaeng balo. Alam niyo po yung mga word na balo, mga widow. Kadalasan yan, kasi ang mga widows ng araw ay talaga mahihirap. Bihira yung widow na mayaman. Kasi ang naghahanap buhay, yung lalaki, siya ang merong social influence and mobility. Dahil napaka male dominated ng society, so pag sabing balo, so para nang sinabing mahirap ka, kawawa ka, mahina ka. At ito yung may kalaban sa korte. At dahil alam na ng babae ang mangyayari sa kanya, at yung judge na ito ay ungodly, ano po ang mangyayari? Nakikiusap siya lagi. Sabi niya, Panginoon, bigyan niyo naman ako ng katarungan, hindi niya tinitigil ang puntahan. Verse 4, for some time he refused. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care about men, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually wear me out with her coming. Sa kakukulit ng balong ito, sabi ng hukom, hindi nga ako maka-Diyos, hindi rin ako makatao, pero bibigyan ko na nga ng katarungan to para matahimik ako dahil hindi niya ako titigilan. Ang kwento ay nagmula sa Panginoon. Sabi niya, huwag kayong titigil.
kung yung masamang tao, yung masamang hukom, nadadala sa walang katapusang pakiusap, Diyos pa ba na hindi masama? Diyos pa ba na mabuti ang hindi pwedeng pakiusapan? Kaya sabi, makiusap kayo na makiusap, huwag kayong tumigil, manalig kayo. Pero tandaan nyo, ang pinag-uusapan dito ay ang paghingi ng babae ng katarungan, hindi siya humihingi ng mali. Kaya siya pinagbigyan. Kaya huwag yung iisipin, ay, pwede ko na pang kulitin ang kulitin ng Diyos. No? Na talagang mailihim forever na may tatlo akong asawa. Na mailihim ang aking pandaraya. Hindi yun ang nadadaan sa kulit dahil ang hinihingi yung tama. Pag tama ang hinihingi nyo, pag hindi masama ang inyong hinihingi, manalig kayo at manalangin kayo ng manalangin. Huwag kayong magsawa. Galing yan sa word ng Panginoon. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? So it goes back to our hearts. Ang Diyos mapagbigay, sabi niya, lalo't sa mabuti, pero meron ba kayong pananalig? May matatagpuan bang pananampalataya ang Panginoon pag tiningnan kayo? So pray for your demon-possessed daughter because it is not right that your daughter be demon-possessed. Idalangin niyo ang sinumang anak ninyo o nasa inyong kalinga na maaligtas sa drugs, makalaya sa mga masasamang bisyo, sa mga masasamang ugali, makalaya sa isang masamang pamamaraan ng pamumuhay, makalaya sa isang relasyon na hindi mabuti, gumaling mula sa isang sakit na hindi ka nais-nais. Pag ito ang ating mga panalangin, manalig kayong itong kalooban ng Diyos. Huwag lang sumuko sa pananalangin. It is not right that anybody be possessed by evil. It is not right that anybody be under the influence of drugs or alcohol. It is not right that anybody will live an immoral life. So the prayer of a mother, the prayer of a father will have great effects. Persist in your prayer. Gando na ng mga panalangin ng mga anak. Kung ang inyong magulang ay naliligaw ng landas, hingin niyo sa Panginoong maituwid yan. Yun ang maganda, ipahiya kayo ng Panginoon sa inyo. Sapagkat kung yun ang hukom na tao lamang ay nadadala sa pakiusap, Diyos pa kaya kung pakikiusapan natin na gawin ang tama at ituwid ang mali, ang hindi kumilos. Ang kailangan lang, pananalig. Kailangan lang persistent prayer. Pagpapakumbaba. At huwag maging mayabang. Do not ask God as if it's your right to ask from God. We don't deserve anything but hell dahil may kasalanan tayo. Kaya ang dapat pag humihingi tayo ng anything good, alam natin na ito'y pabor lang na hinihingi natin. Hindi ko mo nakakapaglingkod na kayo ng konti, nakakapagbigay ng konti, may karapatan na tayong mamilit sa Diyos. Sapagkat ano man ang ibinibigay natin, dahil nabigyan na tayo ng una pa, kaya may naibibigay tayo. So, nagsusukli-sukli lang tayo sa Diyos, hindi tayo nakakapagbigay kahit kailan. Because everything we have comes from Him anyway. Ano po ang inyong suliranin? Who is your demon-possessed daughter? Aming Diyos, lumalapit kami. Lumalapit kami, nagpapakumbaba. Wala kaming karapatang humingi. Wala po kaming patago sa inyo. Pero ayon na rin sa inyong salita at pangako, dumidinig kayo. Kung papano ninyo dininig, Panginoong Jesus, ang babaeng ito na humihingi ng tulong, wala man siyang karapatan, dinggin niyo po kami. Unang-una humihingi kami na paglinawid yung isip namin. Malaman namin kung anong dapat idalangin at anong hindi. Kung ano yung nasa kalooban nyo na ipagpilita namin ipanalangin at kung ano naman talaga yung labag sa kalooban yung hindi na namin dapat pangsubukan. Turuan nyo po kami what to pray for, teach us what to pray for, and teach us how to pray. Sa sandaling ito, ipanalangin nyo po sino man yung maituturing nyo na demon-possessed daughter na yan. Daughter or son or anybody. Ano mang a new of possession or problem. Be an intercessor and ask God to always empower you to intercede. And always remember that it is your privilege and duty to intercede for others. Kahit hindi pa sila nananalig, kahit hindi pa sila ang lumalapit sa Diyos, pwede nating ilapit. And on the strength of our faith and prayer, they will become beneficiaries. Sige po, ilapit niyo sa Panginoon ang mga beneficiaries ng inyong panalangin. Because the Lord is the same yesterday, today, and tomorrow. God hears, and God can heal.